proceed pa rin sa final withholding taxes, okay? Or final withholding taxes on passive income, particularly dividend income, okay? So, recap ulit natin, no? So, again, there are three types of income. Kailangan natin ulit-ulitin to para talagang maitanim sa utak natin na tatlong klase lang naman yung income. At dahil tatlong klase lang yung income, tatlong klaseng taxes lang din yun. Okay? So, again, no? So, start tayo sa ordinary income. So, kabisado muna to. And then, final passive income derived in the Philippines, ha? Okay? At capital gains. Okay? At sabi natin, di ba, the moment na ordinary income yan, ang tax niyan ay basic tax. At ano ulit ang ibig sabihin ng basic tax? Eh, yan yung graduated rate kung individual yung taxpayer. Tapos, RCIT, kapag ka-corporate taxpayer yan. Okay? And then, sabi natin, yung applicable tax ng mga passive income sa Pilipinas ay tinatawag na SWT. Di ba? And then, yung ating capital gains naman, ay subject naman sa tinatawag na capital gains taxes. And as you can see, nandito tayo sa gitna, kaya malaki yung font. Ito yung topic natin, di ba? Passive income derived in the Philippines na subject sa FWT, particularly dividend income. Yun yung pinakalaman ng video na to, topic ng video na to. And again, no? There are five, di ba? Interest, passive income subject to FWT. We have interest income. Okay, we have dividend income. Ito yung topic natin ngayon. We have royalty, we have prizes, and winnings. Yan. Okay? So, pero take note ha, lima yan kung ang pinag-usapan individual taxpayers. Kasi kung corporation, tatanggalin natin later yung prizes and winnings. Okay? So, again, lima lang naman yung passive income derived in the Philippines na subject sa FWT. We have interest income, dividend income, royalty, prizes, winnings. Pero kung corporation ang pinag-uusapan, tanggalin mo sa listahan yung prizes and winnings. Kung corporation at merong prizes and winnings, ilalagay mo yon sa basic tax. Okay, so again, our topic in this video is final withholding tax on dividend income. Okay, yan. So, obviously, ano ba ibig sabihin ng dividend income? Diba, when we say dividend income, we pertain to share in the income derived by a corporation. So, halimbawa, si Enrico Tabag ay shareholder, halimbawa, ng ABC Corporation o San Miguel Corporation. Okay? So, ang paraan ko para kumita ko doon sa investment ko bilang shareholder sa San Miguel Corporation ay through dividend income. Pag nag-declare ng dividendo ang San Miguel Corporation. So, halimbawa, si San Miguel Corporation ay kumita ng 10 billion during the year. And then, the management of the corporation decided to distribute kay yung na-earn na income for the year sa mga shareholders. Okay? At doon ako tatanggap ng dividend income bilang isang shareholder. So, kung ako ay tumanggap ng dividend income or yung isang corporation ay tumanggap ng dividend income, ano ang applicable tax niya? Kaya tandaan natin, okay, sa corporate setup, ang maaring maging shareholder ay pwedeng individual, pwede rin corporation. Kaya ang pag-uusapan natin dito na tax on dividend income ay dividend income ng isang individual shareholder sa kaisang corporate shareholder. Okay, so puntahan natin. So, obviously, pag sinabi natin dividend income, income nga eh. So, there are only two types of dividends na considered as income. Generally, we have cash dividend, saka tinatawag na property dividend. Okay? Ano pa ba yung mga ibang dividends na alam natin? Stock dividend. Stock dividend is not subject to FWT, generally not subject to income tax. The reason is because stock dividend is not an income. So, di ba bilang mga accountants, alam natin na kapag tayo ay tumanggap ng stock dividend, yung number of shares natin dumami. Pero yung halaga ng investment natin, pareho pa rin. In that case, therefore, hindi kayo umaman. Hindi dumami yung ano mo, wealth mo. Hindi lumaki yung wealth mo. You did not receive any monetary value. Okay? So, therefore, in that case, walang income na na-derive. Kaya generally, stock dividend is not subject to income tax. Therefore, hindi kasama yon sa pag-uusapan natin na dividend income na subject sa FWT. Ano pa bang dividend income na alam natin? We also have liquidating dividend, di ba?
Pag sinabi mong liquidating dividend from the term liquidating, okay, yan ay natatanggap ng isang shareholder kapag kayong corporation na kung saan isa siya sa mga may-ari ay nagli-liquidate na. Kaya sa tinatawag na liquidating dividend. Okay? So, ibig sabihin, pag nagli-liquidate na yung corporation, ibig sabihin, nag-stop na yung operation ng company. Okay? Either nalugi siguro, etc. So, therefore, kung ikaw ay shareholder at tumanggap ka ng liquidating dividend, ibig sabihin, nag-stop na yung negosyo nyo. Nag-stop na yung corporation. So, generally, pag ikaw ay tumanggap ng liquidating dividend, hindi yan kinoconsider na income kasi ang assumption, ikaw ay tumanggap lang ng halaga na kapalit nung ininvest mo. Ibinalik lang. Kaya tinatawag yun na ano eh, return of capital. So, halimbawa, shareholder ako ng San Miguel Corporation eh. 1 million puhunan ko dyan eh. 1 million yung shares ko dyan eh. Ang halaga eh. Eh kaso, unfortunately, nag-liquidate na ang San Miguel Corporation. So sabi ni San Miguel Corporation, o tabag, di ba 1 million yung investment mo sa amin? Oo po. O ito yung 1 million mo. That's a liquidating dividend. And therefore, the assumption is, that's not an income. Why? Binalik lang sa akin yung puhunan ko eh. Sir, 1 million puhunan mo, pwede bang 500,000 lang ibinalik? Oo, kung wala na talagang maibalik yung corporation, di ba? O dilugi ka palalo. So walang income tax yun. Eh what if sir, ibalik natin, ang naging investment mo, 1 million. Pero actually, kumita naman si San Miguel Corporation. So ibabalik niya sa'yo ngayon yun, 2 million ang binabalik. Oh, pag ganun, may sobrang 1 million. Income yung sobra. Pero yung income na sobra na yon, yung 1 million na yon, will not be subject to FWT. Ilalagay mo yon sa basic tax. Tandaan nyo ha, ilalagay nyo yon as ordinary income. So dalawa lang talaga pag-uusapan natin dito. Cash dividend and property dividend. Okay, next. So again, no, sabi natin kanina, depende kung sino yung shareholder na tumanggap ng dividend. Individual ba? O kaya corporation. Yan. Kaya dalawa yung slides natin. Meron tayo dito ano ang tax treatment ng dividend income na natanggap ni Enrico Tabag bilang individual shareholder ng San Miguel Corporation halimbawa. Or yung dividend na natanggap niya ni EDT Corporation from San Miguel Corporation. Yan. So dito muna tayo sa individual. So sir, ang shareholder ay individual. Yan. Tapos sir, si shareholder na yon tumanggap ng cash dividend or property dividend. Ano ang applicable tax? Okay? So the answer is depende. Kanino niya natanggap yung dividend? Sa domestic corporation o foreign corporation? Yan. So dito muna tayo sa domestic corporation. Sir, yung dividend income na natanggap ni Enrico Tabag ay galing sa domestic corporation kagaya ng San Miguel Corporation. Ah, kapag ka ganun, subject to FWT yun. Okay? 10% FWT. Kung yung tumanggap na individual ay classified as resident citizen, non-resident citizen, resident alien. Paano naman sir kung yung tumanggap na individual ay non-resident alien engaged in trade? 20% FWT. Paano naman kung NRA not engaged in trade? Oh, huwag mong kalimutan yan. Basta NRA not engaged in trade unless except under the law, the tax rate is 25%. And again, it is FWT. Hindi ko lang nailagay. So, ulitin ko ha. Sino yung tumanggap ng dividendo? Sir, individual. Sino nagbigay o saan galing yung nagbigay ng dividendo? Sir, sa domestic corporation. Ang FWT rate ay generally 10%. So, if silent, 10%. Pero kung maliwanag na yung tumanggap ay NRA engaged, 20%. Pero kung maliwanag na ang tumanggap ay NRA not engaged, 25%. Okay, maliwanag ba tayo? Okay, next. Sir, yung dividend income po ay galing sa foreign corporation. Maka-resident foreign corp or non-resident foreign corp. Ah, kapag ka ganun, basic tax. Basic tax. Unless NRA not engaged. Kasi kung NRA not engaged, 25% FWT. Okay, summarize ko ha.
si individual, okay, ay may natanggap na dividend income sa domestic corporation. Ah, ang tax niyan ay final withholding tax, generally 10%. Maliban kung NRA not engaged yung individual, maliban kung NRA engaged in trade or business yung individual, pag ganun, instead na 10%, magiging 20%. At kung maliwanag na NRA not engaged, 25% FWT. Pero kung yung dividend na natanggap ng individual ay galing sa foreign corporation, basic tax yun. At ang basic tax ay using the graduated rate. Unless, ikaw na individual na tumanggap ng dividend from foreign corporation ay NRA not engaged pala. Eh kung NRA not engaged ka, eh 25% FWT. Okay, I hope maliwanag yung applicable income tax ng dividend income na natanggap ng isang individual taxpayer. Okay, puntahan naman natin, what if sir, yung shareholder na tumanggap ng dividend income ay corporation din? So again, no, huwag kakalimutan ha, pwedeng maging shareholder ang individual taxpayer at pwede rin maging shareholder ang isang corporation. Okay? So makinig kayo ng gusto kasi ito yung medyo mas complicated lang ng konti kumpara doon sa dividend na natanggap ng individuals. Okay, so ganito tayo. Sino ang nagbigay ng dividend? Domestic o foreign? Okay? Sir, domestic corp. Ah, so from domestic, sino naman tumanggap? To domestic corp, sir. So pasin mo, from domestic to domestic corp, exempt. From domestic to RFC, exempt. Tinatawag natin itong dalawa na intercorporate dividend. Intercorporate dividend. So ulitin ko, kung galing sa domestic corporation, papunta sa domestic corp, exempt. Kung galing sa domestic corp, papunta sa RFC, exempt pa din. Ang tawag dyan ay intercorporate dividend. Kaya sa mga exams quizzes, pag sinabing intercorporate dividend, the tax applicable is exempt. Okay? However, kung galing yan sa domestic corp, papunta sa NRFC, the tax rate is either 15% or 25%. Kailan 15%? Kung may tax sparing na tinatawag. Ano ibig sabihin ng tax sparing? So, halimbawa, yung dividend income, okay, yung tax ng dividend na binayaran nila dito sa Pilipinas ay deductible sa bansa nila, then may tax sparing. In that case, the applicable rate shall only be 15%. Can you follow? Or, okay, hindi nag-i-impose okay, ng ganung tax doon sa bansa nila. Okay? So in that case, may tinatawag tayong tax sparing. So instead na exempt, ang magiging rate ay 15% or 25%. So 15% kung may tax sparing. If no tax sparing, if there's no tax sparing, the rate will be 25%. Okay? Next. E paano sir kung yung dividend income ay galing sa foreign corporation? Kung galing sa foreign corporation, alamin mo, okay, yung income ba na yun ay na-derive sa Pilipinas o na-derive abroad? Kaya pansinin mo, may nakalagay, Philippine source yung dividend or foreign source? Yan. Under the Create Law, nabago yung rules natin sa dividend ha, na natanggap ng isang corporation. So ulitin ko, kasi itong tinatawag natin na Philippine source at foreign source, ang pinag-usapan natin dyan, situs ng dividend income. So, ano ba ibig sabihin ng situs of dividend income? Pag sinabi natin situs, ibig sabihin nun place. Or ibig sabihin, saan na-earn ang dividend income? Okay? So, sige, let's answer that question. Saan nga ba na-earn? Or when do we say that the dividend income is earned in the Philippines or earned abroad? Okay? The answer to that is depende kung saan galing yung dividend income. So, if the dividend income came from a domestic corporation, then obviously, considered yan na income derived in the Philippines. Kaya lahat ng dividend income na galing sa domestic corporation, we consider the income as earned in the Philippines. Okay? Ngayon, kung ang tanong naman or kung yung dividend naman ay galing sa foreign corporation, yan yung medyo bigyan natin ng qualification. Kasi kapag yung dividend income
ay galing sa foreign corporation, maaaring yung dividend na yon ay na-earn sa Philippines or abroad. Okay? And when do we say na yung dividend income from foreign corporation ay earned in the Philippines or earned abroad? The answer is depende sa ratio ng gross income ng foreign corporation na yan sa Pilipinas, okay, over gross income niya world. Okay? So, halimbawa, si, kunwari, si American Airlines, okay, ay may operation natural, iba't ibang bansa, saka dito sa Pilipinas. Ang total income niya, ang total gross income niya sa buong mundo, halimbawa, 100 million. Okay? So, sa 100 million na yun, magkano ang na-earn sa Philippines? So, for instance, ang na-earn lang niya sa Philippines ay 20 million. So, ibig sabihin, 20 million earned in the Philippines out of 100 million world. So, in that case, the ratio therefore is 20%. Kasi 20 over 100. So, sabi natin, okay, under revenue regulations, okay, and even under the tax code, kapag ka ang gross income, kapag ka ang ratio ng gross income, okay, sa Pilipinas ay hindi umabot ng 50%, then the entire dividend is considered income abroad. Pero the moment na yung ratio ng gross income ng foreign corporation na yan sa Pilipinas ay at least 50%, then the entire dividend income is considered derived in the Philippines. Okay, maliwanag ha? So ulitin ko. Meron tayong dividend income galing sa domestic corporation. Saan na-earn yan? The answer is Philippines. Bakit? Kasi galing sa domestic corporation. Okay? Merong dividend income na galing sa foreign corporation. Saan na-earn yan? The answer is depende. Ano ang ratio ng gross income? Philippines over world. Kasi kung ang ratio ay umabot ng at least 50%, then the entire dividend income is considered income derived in the Philippines. Samantalang kung ang ratio lang ay mas mababa sa 50%, then the entire dividend income is considered income abroad. Okay? So, balikan na natin. So, nandito tayo, di ba, sa kung ang dividend income ay na-earn from foreign corporation. So, ganito tayo. So, yung isang corporation, so, di ba, balikan natin si domestic corporation. Si domestic corporation ay may na-receive na dividend income from a foreign corporation at yung dividend income na na-receive na yon ay Philippine source or ibig sabihin income na na-derive sa Philippines, then the tax treatment is it is exempt from income tax. Okay? So, ulitin ko. Si domestic corporation may natanggap na dividendo. Saan galing? Domestic corp. Ano yung situs ng dividend na natanggap niya? Sir, Philippines. Kung ang situs na natanggap niya na dividend ay Philippines, exempt. Okay, so what if naman yung domestic corporation ay may natanggap na dividendo from foreign corp, yun nga lang, yung situs ng dividend ay foreign source. Ibig sabihin, considered na yung dividend income ay na-earn abroad. Ano ulit ang dahilan? Because the ratio probably ng gross income Philippines over world ay hindi umabot ng 50%. So balikan natin. So kahit pa galing yan sa foreign corporation at kahit pa ang situs ng dividend ay foreign source, kung ang tumanggap naman ay domestic corporation, maaari pa rin ma-exempt yung dividend income. Okay, provided mamit yung mga requirements. Kaya pansinin mo, may naka-asterisk dyan. So, ano-ano yung requirements para pwede pa rin i-exempt yung dividend income na natanggap ng domestic corporation sa isang foreign corporation even if the situs of the dividend is foreign source. So, ito yung ating requirements. So, number one, dapat the dividends were actually received or remitted into the Philippines. Okay? And are reinvested in the business operations of the domestic corporation within the next taxable year. Okay? So, may period yun ha. So, dapat ma-reinvest lahat within the next taxable year from the time the foreign source dividends were received or remitted. Okay? Another requirement, the dividend received shall only be used
to fund the working capital requirements, capital expenditures, dividend payments, investment in domestic subsidiaries, and infrastructure projects. And aside from that, dapat merong shareholding or merong or the domestic corporation holds directly at least 20%, okay, in value of the outstanding shares of the foreign corporation and has held the shareholdings uninterruptedly for a minimum period of 2 years. Okay? E paano sir kung bago pa lang yung foreign corporation? Wala pang 2 years na nag-ooperate. So, according sa revenue regulation natin, in case na yung corporation has been in existence for less than 2 years at the time of dividend distribution, then the domestic corporation must have continuously held directly at least 20% in value of the foreign corporation's outstanding shares during the entire existence of the corporation. So, kung mamimit lahat, itong binanggit natin na mga requirements, kahit pa yung dividend ay galing sa foreign source, okay, or sa foreign corporation, at foreign source yung situs ng dividend, exempt pa rin. E paano sir pag hindi na-meet yung mga requirements? Pag hindi na-meet yung mga requirements, pansinin mo, galing sa foreign corp, tapos yung situs ng dividend ay foreign source, okay, tapos ang tumanggap ay domestic corporation, pero hindi na-meet yung requirements. Pag hindi na-meet yung requirements, obviously, that is subject to basic tax. Can you follow? Okay, next. How about kung ang tumanggap naman ay foreign corporation? Pag foreign corporation, non-taxable. Bakit non-taxable? Kasi, di ba, ang mga foreign corporations ay taxable lang on income in the Philippines. So, kung ganun, kung ang nakatanggap ay foreign corporation, tapos ang natanggap niya ay dividend from foreign corp, at ang yung dividend na yun ay na-earn abroad, eh di obviously, hindi pwedeng i-tax ng bansang Pilipinas. Kaya nakalagay na taxable. Okay? So, next. From foreign corp to RFC. Yan. So, pansinin mo. From foreign corp to RFC, provided na na-earn sa Philippines yan, RCIT. Okay? Kung to NRFC naman, hindi ba normally pag NRFC 25%. Okay? So, I hope naiintindihan nyo naman ito, no? Itong final withholding taxes or tax treatment of the different types of dividend income received, okay, by a shareholder, either as an individual shareholder or corporate shareholder, okay? So, meron tayong pre-provide dito na graph, okay, para illustration, para maintindihan nyo ng gusto. Okay? So, balikan natin, no, yung last topic na tayo about dividend income. Explain ko lang ulit yung tungkol sa tax-sparing rule kanina. So, maalala nyo to? So, balikan lang natin. Diba sabi natin, kung yung dividendo ay galing sa domestic corporation at ang tumanggap ay non-resident foreign corporation, ang final withholding tax ay either 15% or 25%. Sabi natin kanina, 15% kung may tax sparing, 25% kung walang tax sparing. So, kailan nga ulit natin sasabihin na may tax sparing? So, take note of these rules. Okay, sabi ng RR2-2021, okay, in general, it is subject to 25% final withholding tax without tax sparing. However, a reduced rate of 15% shall be applied subject to the condition that the country in which the NRFC is domiciled shall, letter A, shall allow a credit against the tax due from the said NRFC. Binanggit ko ito kanina. So, kung yung binayarang tax dito ay tax credit nila doon, then may tinatawag tayong tax sparing rule. Okay? Or, okay, yung NRFC or yung country ng NRFC na yan does not impose any income tax on dividends received from a domestic corporation. Okay? So, kung any of the two ay mamimit, okay, or present, then may tinatawag tayong tax sparing. Okay? Therefore, in that case, the rate shall only be 15%. Okay? Nonetheless, kung hindi maliwanag na may tax sparing, then the rate shall be 25%. Okay? So, I hope maliwanag na yung discussion natin sa dividend income.
So, I hope hindi kayo malito. Pinagsama ko dito yung individuals saka corporation para makompare nyo. Okay? So, thank you for watching and see you sa ating mga other videos.